dahilan kung bakit sinasabi ng mga tao na ang katotohanan ay hindi kapanipaniwala kaysa katang-isip lamang. Sa pagitan ng mga kahangahangang imbensyon, ang mundo ay maaaring di kapanipaniwala. Minsan mo na bang natanong ang iyong sarili kung bakit sa araw lang lumalabas ang bahaghari? Kung bakit ikaw ay humihikab pag dinadalaw ka na ng antok? Malalaman mo ang lahat ng mga sagot sa katanungang naglalaro sa isip mo na di kayang sagutin ng kahit sino. Sa bidyong ito, tatalakayin natin ang mga bagay-bagay na di kapanipaniwala at di kayang maarok ng iyong isipan. Fact number 1. Alam mo ba noong sinaunang taon sa Greece at Rome, ang bahay ng gagamba ay ginagamit ng mga doktor noon upang gawing bindahe para sa kanilang pasyente? Pinaniniwalaan na ang bahay ng gagamba ay may likas na natural na antiseptic at antifungal properties na makakatulong na mapanatiling malinis ang mga sugat at maiwasan ng impeksyon. Sinasabi din na ang bahay ng gagamba ay mayaman sa bitaminang K na nakakatulong to promote clotting. Fact number 2. Alam mo ba na ang 1/4 na parte ng iyong buto ay matatagpuan sa iyong mga paa? Mayroong 26 na buto sa bawat daliri ng paa at 52 na buto sa dalawang paa at yun ay 206 na buto sa katawan ng tao kung saan ito ay 25%. Parang nakakabali isipin pero try to figure this out. Sinusuportahan ka ng iyong paa upang mabalansin mo ang iyong katawan. Ikaw ay nakakatalon, nakakatayo at nakakaakyat. Fact number 3. Naranasan mo na bang magkaroon ng virus ang CP mo o ang laptop mo? Napapaisip ka rin ba kung saan mo nakuha? Gayong wala ka naman ginawa maliban sa panood o makinig sa mga relihiyosong sites sa internet? Di mo ba alam na mas makakakuha ka ng virus galing sa mga relihiyosong site kaysa sa porn site? Ayon sa pananaliksik mula sa security firm na Symantec, ang mga website ng relihiyon ay nagdadala ng 3 beses na higit pang virus sa malware kaysa sa mga site ng pornography. Napag-alaman ng Symantec na ang average ng bilang ng virus sa seguridad ng mga relihiyosong site ay nasa 115 kumpara sa mga site na may pornography na panghustong gulang na nagdadala sa paligid ng 25. Sa katunayan, 2.4% ang mga site na pang nasa hustong gulang ang nahawaan ng malware. Naisip ng mga mananaliksik na dahil ang mga site ng porn ay kailangang lumikha ng isang kita, kaya mayroon isang insensitibong pampinansyal na mapanatili silang walang virus upang hikayatin ng paulit-ulit na negosyo. Fact number 4. Mahilig ka rin ba kumain ng chips? Sino nga ba ang di nakakakilala sa pagkain ito? At isa ako sa tumatangkilik nito. Alam niyo ba na ang Pringles ay ginawang kabaong? Noong 1966, binuo ni Frederick Bau para sa Procter & Gamble ang ideyang ilagay sa loob ng lata ang chips kaysa sa ilagay ito sa isang bag. He was surprised with his achievement. Noong 89 taong gulang na siya, siya ay namatay at sinabi niya sa kanyang pamilya na ilagay siya sa loob ng lata ng Pringles bago siya ilibing. Gumawa ang kanyang mga anak ng isang desisyon kung saan flavor ng lata nila ilalagay ang kanilang ama. Kaya napagdesisyonan nilang sa original flavor ilagay ang labi ng kanilang ama. Sabi pa ni Bauer's eldest son Larry, "Luke, we need to use original flavor. Frederick Brau, an American classic." Fact number 5. Sa panahon ngayon, ang sunglasses ay sinusuot natin upang di tayo masilaw sa araw upang proteksyon sa likabok. Ngunit, alam mo ba kung saan ito nagsimula at para saan? Ang sunglasses ay unang inimbento sa China. Oo, sa China po. At ito'y di para sa alikabok o sa araw, kundi ito ay para sa mga judges doon upang ikubli ang kanilang reaksyon sa mukha kapag tinatanong nila ang mga witnesses nila sa isang kaso. Fact number 6. Nasabihan ka na ba na bawal ang matamis sa kadahilan ng ito ay nakakasira ng ngipin? Ito'y lagi na nating naririnig lalo na sa mga dentista. Pero alam mo ba na ang cotton candy ay mismong isang dentista ang nag-imbento nito? Si dentist William Morrison at sa tulong ni John Wharton, inimbento nila ang machine-spun cotton candy noong 1897 at nailabas ito noong 1904. Di malayo sa modernong cotton candy machine ang nadiskubre nila noon, kung saan sa tuktok nito, doon natutunaw ang asukal upang maging isang liquid at maging isang parang web habang umiikot ito ng 3,400 sa bawat minute.
Fact number 7. Bata pa lang tayo, nasa mga storybook na ang ulap. Ito'y laman ng ating panaginip na pwede siyang upuan. At dahil sa malambot nitong itsura, pero alam mo ba na mabigat ang ulap? Sa katunayan, nalaman ng mga mananaliksik na ang isang ulap ay may bigat na humigit kumulang na 1.1 million pounds. Ang bilang na iyon ay kinalkula sa pamamagitan ng pagkuha ng density ng tubig ng isang ulap at minultiply sa volume nito. Fortunately, ang ulap ay maaari pa rin lumutang sa bigat na iyon dahil mas mabigat pang hangin sa ibaba nito. Fact number 8. Familiar ka ba sa kasabihang, laughter is the best medicine? Well, ito naman ay kakaiba. Ayon sa pananaliksik, ang pag-iyak ay isang nakakatulong upang pasiglahin ang endorphins, natural na pangpawala ng sakit ng ating katawan at mga pakiramdam ng mabuting hormone tulad ng oxytocin. Kaya, it's okay not to be okay. Iiyak mo lang yan. At the end of the day, all is well. Fact number 9. Padalas ka bang makarinig ng huni ng kuliglig, lalo na pag summer? Maalinsangan at mainit na panahon. Alam mo ba, malalaman mo ang temperatura kung gaano kataas sa pamamagitan ng pagbilang ng huni ng crickets? Ayon sa Library of Congress, nag-a-adjust ang kuliglig sa temperature. Bilangin mo lang yung huni sa loob ng 15 seconds, then add 37. Yun ang temperature. Now you know, di na kailangan makinig sa radio or CP. Just listen to the cricket sounds in our environment. Para lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated sa susunod pa namin. Salamat!